kaganapan at isyu na nararapat may bayan, ating pagkatutukan. Pinakahuling mga ulat, walang patid nating haharapin. Walang kinikilingan, walang tinoprotektahan. Panig ng katotohanan at panig ng mamamayan. Mga eskwal ng bayan, ito ang Isconnection! Alam na! Sa ulo ng mga balita, CSM Night kasalukuyang dinadaos sa CSM College Grounds. Iba't iba mga lectures at forum, ating hanilapit. EBL Dorm Week, dinala. Lamunay ng Puff Langdanu, idinaos. Kepehan sa kalimutan, ating balikan. 1 Billion Rising, dinanap noong Valentine's Day. CSM Night, kasalukuyang idinadaos sa College Grounds. Puntahan natin ang ating kasamahang si Kim Buntanon para sa buong detalye. Alam na! Ang CSM Night ngayong taon ay dinaluhan ng mga estudyanteng nagmula sa iba't ibang kolehiyo at ito'y nagsimula bandang alas 7 ng gabi na kung saan ang pambungad ng nasabing programa ay ang Hunk and Babe of the West sa kani-kanilang Wear Your Course. Ipinamalas na mga kalahok ang kani-kanilang mga kurso na pinangunahan ng BS Biology, BS Computer Science, BS Applied Mathematics at BS Food Technology. Nagpamalas rin ang mga kalahok sa kani-kanilang mga talento sa talents portion ng nasabing patimpalak, habang mayroon rin silang Hell Week attire at evening attire. Ang nasabing programa ay pinamumunuan ng CSM Council sa pangunguna ni Francisco Alforque, ang CSM Council Chairperson. At ito ay tinatayang matatapos mga bandang alas 11 ng gabi. Nagsimula yung CSM Night sa parang celebration ng parang CSM context ng anniversary month. Tapos merong CSM week, tapos nagsimula siya bilang student-led celebration ng CSM week. Tapos ang CSM Night ay ang culmination ng week-long na celebration. Ito si Kim Buntanon para sa East Connection. Alam na! Gandang gabi, Kim! Anong update natin dyan sa CSM Night? Magandang gabi, Aladdin. Live tayo ngayon sa CSM na kung saan kasalukuyang ginaganap ang CSM Night na pinangungunahan ng CSM Council. Originally, ito ay iginanap dapat sa CSM grounds, ngunit nagkaroon ng konting problema dahil umulan at ito ay pinagpatuloy nila sa CSM building. At ngayon, nandito na tayo sa CSM building at nagkakaroon na ng kaunting programa. Malakas pa rin mo dyan ang ulan. Oh, yes. Ang ulan ay malakas pa rin at sa palagay ko hindi na sila babalik doon sa CSM ground dahil wala silang naihanda na panakip sa pagkaroon ng kung magkakaroon ng ulan. Paano naman yung curfew ng mga dormers team? Sige. Yung dormers naman ay nag-announce na si Ma'am Alma na magkakaroon ng extension ang kanilang curfew at ito daw ay ang kanilang curfew ay magiging 12:30 at hindi na alas 10 ng gabi. Mabuti naman at nag-enjoy kayo dyan, Kim. Maraming salamat, Kim Buntanon, live sa CSM Building. Iba't ibang mga lectures at forums ating hanilapin. Narito ang mga report. Alam na! May mga naganap na lectures at discussions ang ibang profesor ng College of Science and Mathematics at isa sa mga ito ay ang Professional Chair Lecture ng Dean of College of Sciences and Mathematics na si Professor Annabel Navero. Ito ay naganap noong 10 ng Pebrero, Lunes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Lorenzo Hall. Pagdating ng ika-alas 3 ng hapon, sa parehong lugar din idinaos ang Sexual Orientation and Gender Identity Forum ng organisasyong UP Mentefuele. Sa forum, na ipamalas ng guest speaker, isang profesor sa Ateneo de Davao University, na may puso at damdamin ring dapat isipin ang ibang tao sa pakikisalamuha sa LGBT members. Ayon sa kanya, ang tao ay mapanghusga, ngunit God is not a gender-biased God. Dapat ay ipakita ng third sex ang kanilang mga sarili sa mundo upang maranasan ang happiness on living free. Ito si Claire Suerte para sa East Connection. Alam na! Elias E. Lopez Dormitory ng ating universidad. Ginanap ang kanilang week-long dorm week na may halong-halong mga aktibidades. Para sa detalye ng report, narito si Gia Hidalgo. Alam na! Muling idinaos ang taon ng EBL Dorm Week na ginaganap tuwing ikalawang linggo ng Pebrero. Ito ay puno ng mga aktibidades na nilahukan ng mga residente nito.
Araw-araw ay may inihandang mga programa at patimpalak para sa mga dormers. Nitong nakaraang Martes, 11 ng Pebrero, ay ginanap ang opening ng EBL Dorm Week kasabay ng Quiz Bowl na sinundan ng Mystery Blind Date nitong Miyerkules, Open House nitong Webes, at ng major event na Mistress of the Dorm 2014 na ginanap sa Lorenzo Hall nitong Biyernes. Ito ay isang eksklusibong event para sa mga dormers na kung saan ay pinagbabawal ang pamamahagi ng mga litrato at videos. The Dormitory Week is an annual event of the dormitory. It's in line with the celebration of the UP and its foundation. So it's held every February. It is celebrated every year to promote the EBL Dormitory and create recreational activities for the dormitory residents as well. At ito si Gia Hidalgo nag-uulat para sa East Connection. Alam na. Namunay ng Philippine Association of Food Technologies, Lambda New Chapter, idinaos para sa buong detalye, narito si Kit Frias. Alam na! Sa 5th taon nito, idinaos ng Food Technology Students ang Lamunay 2014 noong 11 ng Pebrero sa Kalimudan. Sa patimpalak na ito, pabilisan umubos ng inihandang pagkain ang mga kalahok na may catch. Depende sa hirap nguyain o lunukin ng pagkain. O di naman kaya ay sa dami nito. Nagkaroon ng 3 round ng eliminations ang eating contest hanggang sa umabot na lamang sa top 5. Sa top 3, 3 sa overall results si Chara Isabel Respecia, ang kauna-unahang babaeng nakapasok sa top 3. Pangalawa si Chester Lloyd Pulierte at ang nagwagi na siyang defending champion para sa kanyang 3rd taon ay walang iba kundi si Herman Barcibal. Hi Herman, ako din. First na mo congratulate ni sa imo ha, sa imo pagkataon. Salam mo na yun sa feeling. Feeling overwhelmed. Isa pa ka mukhaon karon gabi eh. Kung pwede pa. So congratulations sa pagiging first girl ever sa history ng Lamunay na nakaabot sa top 3. From girl to girl, proud jud kay ko sa imo ha. Unsay feeling? Kasukaon ko. Ay kanalingaw man kay dream man naman nilalay mag-join og something na katuanan. Kay 14 na lagi daw mi tapos nakaabot pag yung maging aning a place. Para sa East Connection, Kit Iris Frias. Alam na. Maraming salamat, Kit. Susunod. Kaprehen sa kalimutan, dinaluhan ng mga estudyante. 1 billion rising, itinaos ngayong araw ng mga puso. Sa pagbabalik ng East Connection, alam na! White, black, chinky, round, big-eyed fellows, fat, thin, obese, skinny, young, old, male, female. But words are a powerful thing. Words can break a heart. Words can break a soul. Don't be cruel. Don't discriminate. Stop discrimination, one word at a time. Nagaganap po ngayon ang Kapehan sa Kalimudan na inorganisa ng Kappa Epsilon Sorority and Fraternity at University Student Council sa Kalimudan Student Center, UP Mindanao. Ang kaganapan na ito ay isang konsultasyon para sa Socialized Tuition System o Revised STFAP at Academic Calendar Shift. Okay, so ang Socialized Tuition System, revised lang siya na STFAP. At alam natin ang STFAP, kada magkaroon siya ng revision ay nagdadala siya ng tuition fee increase. Aside from that, itong STS ay hindi dumaan ng proper na student consultation. At nung inaprobuhan siya, ay wala ang student region natin na si Krista Melgarejo.
At pero ang pinaka nasa ilalim talaga nito lahat ang STS ay hindi magandang solusyon sa mga sa edukasyong pang-crisis sa Pilipinas at sa UP system. Dapat talaga ay pinagkahaloob sa mga estudyante ang totoo nilang karapatan sa edukasyon, which is higher state subsidy. Muling idinaos ang school level elimination round ng newscasting competition sa CHSSAVR ng University of the Philippines Mindanao noong Miyerkules alas 6 ng hapon. Ang nasabing event ay unang proseso sa pagpili ng mga estudyanteng lalahok para sa 5th ABS-CBN Interschool Newscasting Competition na gaganapin simula ngayong 20 ng Pebrero. Sa 12 estudyanteng dumalo at nagpamalas ng kanilang newscasting skills, 3 estudyante ng UP Mindanao ang napiling lalaban sa iba't ibang universidad at kolehiyo dito sa Davao City para sa nasabing patimpalak. Ang mga mapalad na napiling estudyante ay sina James Labrigas, Aladin Humilde at Arian Jane Ramos na mga 4th year BA Communication Arts students. Ito na ang 3rd taon ng pagsali ng UP Mindanao para sa nasabing kompetisyon. Ito si Claire Suerte para sa Is Connection. Alam na! 1 million rising, idinaos para sa mga kababaihan at dinaluhan ng iba't ibang mga sektor. Narito si Gia Hidalgo, nag-uulan. Alam na! Noong 14 ng Pebrero 2013, noong nakaraang taon na 1 bilyong tao mula sa 207 bansa ang nakilahok at sumayaw para buksain ang karahasan sa mga kababaihan. At ngayong taong ito ay muling nagtipon-tipon ng maraming tao para gawin muli ang 1 billion Rising for Justice, kasama na rito ang mga Dabawenyo na nagtipon-tipon dito sa Rizal Park. Ang 1 billion Rising for Justice ay nilahokan ng iba't ibang barangays at eskwelahan sa Davao. Kabilang na dito ang Matina Crossing, Matina Aplaya, UP Mindanao, San Pedro College, Ateneo de Davao University at University of Southeastern Philippines. May mga pa-contest ding inihanda sa programa na siya namang sinalihan ng iba't ibang kupunan. Nagkaroon ng dance competition, pagandahan ng headdress at premyo sa pinakamalaking grupo na sumali sa event. Nakibahagi rin ang Davao City Mayor na si Rodrigo Duterte at nagbigay ng isang mensahe. Lima o nang pito. Ana gyud ang tubag una mag-init ang atomo. Mabo asa man ning mumana tonto kay atong patyon. Yeah, ang 1 billion rising is a worldwide action no against violence against women. Pero mainly although this is led by women, meron ding mga lalaki na sumali no, and this is a recognition that every year no, tumataas ng patuloy pa rin yung karahasan laban sa mga kababaihan at makabakabataan. No? We have students from UP Mindanao and from one section, they will be representing students who are rising for women's integrity and women's control over their own body. And some are rising to end human trafficking and some are rising for students issues, particularly on state subsidy. First time ng UP Mindanao na sumali sa 1 billion rising, and it is a very, very big opportunity kasi marami tayong mga pinaglalaban ngayon. At ang mga kabataan po na galing sa UP Mindanao ay nagra-rise for their right for education, na meron po silang ginawang mga pakulo. Ang Gabriela Youth din po ang nanguna sa pag-imbita sa mga kabataan at ng mga eskwela ng bayan para umattend dito sa 1 billion rising. At ito si Gia Hidalgo, muling nag-uulat para sa Is Connection. Alam na! Girls, may tanong ako sa inyo. Kumusta ang Valentine's Day niyo? Okay lang. Maraming nakain. Ikaw man. Okay naman. Kasama ang family. Ikaw? Oo, nagkasakit ako. Unfortunately, so happy naman ako. So, inalagaan ka lang. Oo, okay. At ito ang mga balitang nakalaw para sa pangalawang linggo ng ating pagpapatrol para sa 19th na anibersaryo ng UP Mindanao. Sa ating mga kapwa-scholar ng bayan, maging mapanuri at mapagmatsyag sa ating kaganapan dito sa universidad. Para sa mga karagdagang report at mga suggestion, pumunta sa ating website, isconnection.com. Ako po si Aladin Humilde, nagsasabing isang bala ka lang. Ito si Ana Liceo na nagsasabing, marami ka pang kakainig bigas. Bobby Bonnet na naniniwalang walang himala, dahil ang himala ay nasa puso nating mga tao. At ito ang Is Connection! Mga balita!